Hindi naman pwedeng hindi ka mamamasada. Ano? Aasa ba tayo dun sa pagbabananak yun ni nanay? Eh kung lahat tayo, tetenga, lahat tayo nga. Ano? Kasalanan ko nakakarag-karag yung tricycle? Eh kahit ako yung pasahero, be. Ba't ako sasakay dun? Bulok-bulok na, sira-sira pa. Be naman, kahit pagtsagaan mo lang muna sa ngayon. Meron ako alam na pwedeng... Uy, meron ako alam na pwedeng pagkakitaan. Sa imbestigasyon ng Women and Children Protection Center o WCPC Mindanao Field Unit. Malaki daw kitaan. Internet lang ang pupunan. Taong 2015 nang unang pasukin ni Carlo at Alma ang mundo ng online sexual exploitation o kung tawagin ay cybersex. Hey, yun yung pinagkakitaan ni Marvin, nilang mag-asawa. Tignan mo yung mukong nakabili na naman ng bagong motosiklo. Bago pa man nung unang panahon, like mga same times in 2012, naging biktima rin siya ng ganito. Ganito. Tumingin ka sa camera. Importante, eye contact. Ano ba yan? Ipapakita mo nga na kunyari naliligayahan ka. Tapos, kunyari pinapaligayan mo rin yung nanungo. Ikaw talaga puro kakabastusan eh. Be, ginagawa naman na natin to. Ang diferensya lang ngayon, may video. Kaya mo to. Easy money, di ba? Gusto mo to? Victim na siya noon pa. Yung palang asawa niya na common law husband is a victim. Ayon pa sa WCPC, nung una sina Alma at Carlo lang ang ika nga'y nagla-live show sa harap ng kamera. Ano ka ba naman, be? Ang tagal-tagal mo. Daisy. Pero kalaunan, sama. Tila nagkaroon sila ng extra. Ano ka mo? Pero ba nun? Mas masaya pag mas malaki. Dahil maging ang kanilang 16 na taong gulang na kapitbahay na itinago namin sa pangalang Daisy, isinama rin nila sa malaswang palabas. Sa halagang 1,000-3,000 piso, naghuhubad daw sa harap ng computer sina Alma at Carlo kasama si Daisy. Lingit sa kaalaman ni na Alma at Daisy, minamanmanan na sila ng mga otoridad. Target namin doon is to rescue yung bata na ginamit niya. Gumawa ng mga account ng mga pulis para makausap ang mga suspect sa internet. Pero tila alam daw nila kung paano takasan ang bawat galaw ng mga pulis. During our engagement, may month na nawawala siya. They also engage in another account. Na hindi lang yun yung account na ginagamit nila. Pero mailapman, natuntun pa rin sila ng mga operatiba. Bagamat hindi na idinitalye pa ng mga pulis, natuntun nilang kinaroroonan ni Carlo at Alma. Taong 2012, sinampahan si Carlo ng mga kasong paglabag sa Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act, Child Abuse at Anti-Child Pornography Act. Dahil 17 taong gulang lang noon si Alma, hindi siya isinama sa kaso at itinuri rin na biktima. Ilang taon na silang na-involve sa ganitong klaseng pang-aaboso. Dahil dito, tumigil sa iligan na gawain si Carlo at Alma. Nagtago rin sa mga otoridad si Carlo. Baka naman mamaya ilaglag tayo noon. Ano ka ba? Hindi niya gagawin yun. At saka hindi ba nga, kaya nga tayo ihinto muna, titigil muna tayo para pag nagkaulihan o di mangangapa sila sa ebidensya. Ano ka ba? Wala na. Itong si Rex is nasa trabaho daw. And then we try also to go to the doon sa trabaho na lumber na pinagtatrabuhan niya na sinasabi, wala rin siya doon. Mula taong 2013, lihim na namuhay si Carlo at Alma sa poder ng pamilya ni Alma sa lungsod ng Iligan. Pili na lang kayo dyan. Binayayaan din sila ng 3 anak. Itinago namin sila sa mga pangalang Nina, 6 na taong gulang, Toto, 5 taong gulang, at Maymay, 2 taong gulang. Init sa labas. Oh. Nako. Mas malaki pala magbigay itong si Mr. Hoffman. Ha? Alam mo, Nay, okay nga yun eh. Kasi hindi mo na kailangang magtrabaho kahit 2 linggo. Kasi meron tayong paghuhugutan. Oh, ito na yung para sa'yo, Nay. Salamat, salamat, anak.
mabuting asawa at ina sa kanyang mga anak kung ilarawan ng kanyang mga kabarangay si Alma. Pati sa'yo, Inday, pwede ka rin magbaon dito. O, di ba? So, dapat, mabait ka para... Marunong naman siya mag-alaga sa mga, ano niya, mga anak niya. Kasi pasyente ko siya sa health center. Nandoon siya nagpa-prenatal, yung buntis siya. Tapos, nandoon siya na nanganganak yung tatlong anak niya. Tapos, nandyan siya nagpa-immunize ng mga baby niya. Galingan mo sa eskwela, ha? Nagpatuloy daw sa pagtanggap ng labada si Alma habang nagtitinda naman ng merienda ang ina na si Almira para makatulong din sa mga anak. Ina, eto baon mo ha. Pang dalawang araw yan. Nag-aral yung isang anak niya, dalawa ba yung anak niya? Nakikita ko siya, naghahatid siya sa anak niya.